Magluto ako madalang kasi hindi ako magaling marunong magluto ng pagkain Pinoy. Sila madalas magluto, ako hindi. Kaya lagi nila ako binibigyan. Tapos minsan bumibili sila, ako pinagluluto nila. Ang ginagawa ko naman, habang nagluluto, tinatanong ko yung asawa ko, anong susunod? Anong susunod? Ganon. Ayun, nakaka-survive naman ang Inday sa pag-anong ganon. So, hello mga ka-Inday. So, heto na naman ang inyong ka-Inday, Inday Maroni. Welcome to my YouTube channel for today's vlog. Samahan nyo akong mag-grocery ng konti. Yan ang aking service, si Mari. Tinisan natin ng konti at tayo ay magdadrive papunta sa grocery. So, ayan. Ang grocery po dito sa simula sa bahay ay na sa 3 minutes lang pag dinrive ko. Hindi ako ganun makapagsalita pag magdadrive. So, nakarating na ako sa grocery. Medyo maliit lang yung grocery na yan. Mga, yung nauubos lang sa bahay ang binibili ko. Kasi namimili kami ng buwanan ng aking amo, ng aking boss manager amo. So, ayan. Medyo maliit lang siya, talagang bilihan lang ng kaunti. Nakabili na tayo at pamaya-maya tayo ay magbayad na. Ha, nasala mi kagol. Ako. Mga ka-Inday, pagkatapos ko magbayad dyan sa grocery, tumawid lang ako papunta dyan sa bilihan ng mga gulay. Mabait naman yung babae dun sa grocery, kilala na rin niya ako for 2 years, lagi na nakikita na bumibili sa kanya, kilala nila yung inaalagaan ko, yung amo ko. Dito sa bilihan ng grocery, magkatapat lang sila. Maganda dyan. Gustong gusto ko nakikita yung arrangement ng mga gulay dyan kasi ang ayos ng arrangement niya at saka makulay. Lalo na yung sili na yellow. Yun. Favorite color ko kasi yun. So, chik-chak lang ako dyan. Mabilis lang. Kung ano yung kailangan, bili, uwi. Hindi pa ganun marami yung tao kasi maaga pa. Pagkakuha ko ng kailangan, bayad na agad. Mabilis lang magbayad. Tapos pagkabayad, tawid. Bumalik na pala ako dun sa grocery. Pagkabayad ko, tawid na. Tapos bumalik ako dun sa grocery. Kaya ako bumalik sa grocery, iniwan ko dun yung binili ko para hindi ko nabitbit papunta sa gulayan. So, ayan. Ang sabi ko dun sa babae ay toda. Ibig sabihin ng toda ay thank you. Ang ibig sabihin ng baka siya ay welcome. So, lalahad lang ako ng konti at aayusin ko yung pinamili ko dun sa sasakyan. Sasakyan talaga. Char. Dun sa service ko. So, ayun, feel na feel ko naman na may sasakyan na may dinadrive ako. Ayusin ko lang yung pinamili ko dyan sa aking service, si Mali. Kaya Mali ang pangalan niyan. Ang palayo ko dito ay Mali. Mali ang tawag ng aking alaga. So, mabilis na. Pero magdadrive ako papunta kay May Jane. Doon sa aking kaibigan na mahilig magluto, sa si Ate Riza. Papakilala ko sa inyo sila. Mayang konti. So, magdadrive muna ang Intay at babalikan ko kayo pag naka May Jane na ako. So mga ka-Inday, ako'y nandito na kay May Jane sa aking kaibigang masarap magluto at si Ate Lisa ay makikilala nyo mamaya. So, malapit lang yan. Nandito nga pala ang kanyang alaga, si Ima. Binati ko siya ng Bokortob na ang ibig sabihin ay good morning, magandang umaga. So, ayan ang aking kaibigan. Siya ay papalabas na. Ah, mag-hello ka. Ano to? Ayuda. Ayuda? Bye. Saka nag-grocery akong konti. Pupunta sana ako kay Wena. Eh, hindi nasagot. Pero dadan ako kay Ate Lisa. Bye. Bye bye. Toda na ba? Hindi na ako sa kanya. Pero dito ako magpa-park kasi medyo sumusuportot sa kapila. Ayun yung bahay niya. Ayun bahay ni ate. Nasaan na siya? Nandito na ako! So ayun.
ayan, kanina binigyan ko ng leche flan si May Jane kasi si ate nabigyan na nung nakaraan. Tapos si May Jane binigyan ko, tapos si ate Rizzi naman bibigyan niya ako ng papaitan. Sulit na sulit yung labas ko today kasi minsan nabigyan ko, tapos ngayon ako naman yung bibigyan. Nandiyan si ate. Ganyan kami dito sa tatlo kami, bali apat si Wena, kaya lang hindi nasagot, tulog pa. Ayan. Sila yung lagi kong kasabay sumahod pag sumasahod ako. Wow! Ito pa rin siya, ang dami namang plastic. Hindi. Kaya tatlo lahat. Hindi, isa lang. Ano? Ito mo. Hindi, nagluto ako ng ano. Ay, ito yung pagkain. Ng pagkain ng matanda ko. Ano to? Coffee jelly? Oo. Hmm. Bye-bye. Ito, sa'yo. Pag nagluto ako ng goto, may lalagyan ulit. Nagbigay si May Jane ng ano gagawin goto. Bye-bye. Oh, bye-bye ka na. Ayan, uuwi na ako. Binigyan pa niya ako ng papaitan at saka ng coffee jelly daw. Gawa ni ate. Madala sila magluto. Ako madalang kasi hindi ako magaling araw nung magluto ng pagkain Pinoy. Sila madalas magluto. Ako hindi. Kaya lagi nila ako binibigyan. Tapos minsan bumibili sila ako pinagluluto nila. Ang ginagawa ko naman habang nagluluto, tinatanong ko yung asawa ko, anong susunod? Anong susunod? Ganon. Ayun, nakaka-survive naman ang Inday sa pag-anong ganon. So, ayan, magdadrive muna ako. At papauwi na ang Inday. Habang tulog yung alaga ako, ako yung nag-grocery na. Nag-grocery nga akong konti. Ganyan kami dito mga Pinay, magkahapit-bahay. Nakilala ko si ate, June yata, July, sa bilihan ng gamot. Tapos, pinakilala niya sa akin si May Jane, binigay niya yung account, yung Facebook. Ayun, naging ganun, kakilala. Isang taon at kalahati na ako dito, saka ko lang nalamang may kapit-bahay akong Pinay. Hindi ako nalabas, hindi rin sila nalabas. So, magdadrive muna ang Inday, babalikan ko kayo later. Bye! Mga ka-Inday, pauwi na sana ako pero lumagpas ako kasi pupuntahan ko yung isa kong kaibigan na malapit daw sa akin. Ayan yung gate namin na kulay puti. Sa akong kaibigan, si Ate Edna. Sabi niya nandito daw siya. Pinuntahan ko pero parang nasa loob na siya ng bus. Tatawagan ko muna, babalikan ko kayo ulit. Alis ka na? Alis ka na? So mga ka-Inday, yan yung aming gate na nadaanan ko kanina. Dinaanan ko lang si Ate Ed na kaya lumagpas ako dyan. Umuwi din ako kaagad kasi pasakay na si Ate Ed na ng bus. Hindi man lang kami nakapag-usap ng malapitan and to say hi. Hindi ko man lang siya nayakap. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. So ayan guys, magpa-park na muna ang Inday and then balikan ko kayo later. Naka-park na ang Inday. Pasok na ako. So, ayan mga ka-Inday. Pagpasok ko, tulog pa rin ang aking alaga. Nais ko na kagad yung aking mga pinamili. Sa habang siya ay nakasalang, ako naman din ay nagsalang na ng sinain. Sa habang nag-aayos ako, ay naluluto yung aking sinain. So, mabilis lang naman siya para ayusin. Hindi naman din gano'n sobrang dami. Konti lang din naman yung aking pinamili. So, pag natapos ako niyan, luto na rin yung aking niluluto na sinain. So, ayan. Makikita nyo. Tapos na. Tananan! Diba? Nakatapos na tayo dyan. Ito naman ang aking papaitan na bigay ni ate. Siyempre, kanin is life. Ores is life. So, hindi pwedeng mawawala ang atin sa ating katawan. Pang palakas ng ating katawan. Dapat lagi tayong healthy. So, kumain na ako. Pagkatapos ko mag-ayos ng sarip. Mabilis ang kain lang. Bali, nga pala. Yung sa sinain ko ay nakadalawang ulit ako. Umulit ako ulit. Kasi syempre, bitin. Walang diet-diet dito. Hindi uso-uso diet-diet dito. Walang ganun dito. So, ayun guys, for today's vlog ay hanggang dyan muna tayo. Umulit lang ako ng kanin kasi gutom pa ako. So, ayan. Thank you for watching. Hanggang dito lang muna ang aking maishishare sa inyo. Toda rabaraba, toda lahem. Bye! Lihit raot!